Ang Pilipinas, partikular ang lalawigan ng Cebu, ay nabiyayaan ng may kapal ng maraming marine sanctuaries. Kaya naman dito sa Mactan, Cebu, hindi man diver ay may pagkakataon ng makita ng mga Cebuano at turista ang mga isdang kinababaliwan ng mga divers. Ilan dito ang tinatawag na lionfish, mapangakit pero for your eyes only dahil poisonous ang kanilang fins. Meron namang mga isdang kulang sa pansin, gaya ng isang ito na lagi nalang nakamukmok. Sila ang tinatawag na frogfish na akala mo'y bato. At kung may batman, meron ding batfish. At small but terrible na octopus dahil poisonous. Meron ding masayahin ang mga dancing shrimp. Siyempre di mawawala ang pa-cute na si Nemo o mga clownfish. At kung di katakot, meron din silang pating na bagamat harmless ay hindi na namin sinubukang hawakan. If the fish doesn't eat, you will take out the uneaten food para hindi ma-dissolve dito sa ano dahil sensitive yung mga fish sa mga uneaten foods. Napag-alaman ng UNTV News Team na bukod sa 3 times a day na pagpapakain sa mga isda, dapat din pagkalipas ng 2 to 4 weeks ay pinapalitan ng tubig ang aquarium. Dapat 50% lang muna nito ang aalisin upang palitan ng bagong tubig upang wag mabigla o ma-stress ang mga isda. Ayon sa pag-aaral, nakatulong ang pagmamasid sa mga isdang nasa aquarium upang mapababa ang blood pressure. Nagdudulot din ito ng relaxation para sa may stressful na lifestyle at maging sa mga may insomnia. Ito po yung tinatawag na stone crab. Kung bakit? Kasi kaya niyang itago lahat ng sipit niya sa loob. At makakita mo, iba ang panipit niya kung ikukumpara mo sa mga crab na kinakain natin sa palengke. Mula dito sa Cebu, Brian Evangelista para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Dito Jay, kinilami sugbaon og kilawon pero dili angay kay ma-endangered ni. Gikan diri sa Cebu, Brian Evangelista para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita. Each little snail here know how to wail here. That's why it's hotter under the water.